If you want to change your life, you have to change your mind. Okay? I'll start it with that. Kung gusto mong baguhin ang buhay mo, baguhin mo muna yung takbo ng utak mo. Kasi kung ano yung mga bagay na nangyayari sa'yo ngayon, lahat yan, nagmula sa utak mo lang. Nag-manifest lang yan into reality. Okay? Why? Because your thoughts, okay, becomes your words. And your words becomes your action. And your action becomes your reality. Kung ano yung mga bagay na inisip mo, magmamanifest yan into real life. Some way, somehow. No? Kasi, yun yung laging tumatakbo sa isip mo. Hindi ka ba nagtataka? Lagi mo sinasabi. Pag iningyan ka, sinasabi mo, wala kang pera. Kaya ang nangyayari, lagi ka talagang walang pera. So kahit wala kang pera, anong gusto ko sabihin mga kaibigan? So kahit wala kang pera, huwag mo sasabihin wala kang pera. Kasi, ganun nag-work yung law of attraction. Yung iba sa inyo, baka nawi-weirdoan sa mga sinasabi ko, no? Pero, make a research about it on the internet. It's available dyan, it's online, no? I'm pretty sure maraming kwento dyan, storya, online, on how they use the law of attraction. And that's the same reason why gusto kong sabihin sa inyo mga kaibigan na sa akin itong sasakyan na to at this very moment, no? Niraramdam ko lahat yung aircon, yung feeling. Kasi mga kaibigan, in order to manifest yung mga bagay, no, into reality, kailangan mo silang hindi basta isipin. Kailangan, alam mo yung parang meron kang excitement sa puso mo na nararamdaman kasi alam mong mapapasaya yung isang bagay. Yung feeling na yung crush mo, yung nililigawan mo, napasagot mo, parang ganun yung pakiramdam. Kasi nangyayari mga kaibigan, di ba? Pagbata tayo, tataas ng pangarap natin. Tapos, dahan-dahan, little by little, habang tumatanda tayo, habang nare-realize natin kung ano yung meron sa tunay na mundo, yung mga pangarap natin mga kaibigan, ang nangyayari, lumiliit, nagbubuksan yung mata natin sa realidad. No? Hindi katulad nung bata tayo, tataas ng pangarap natin. Gusto ko lang siguro sabihin na yung mga pangarap nyo nung bata kayo, buhayin nyo ulit nyo, buhayin nyo. I don't care if you're 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, or 100 years old. Kung meron mang 100 years old na nanonood sa akin dito, no? Maganda lang mangarap kayo. At kung mangarap kayo, syempre, maganda na yung mataas. Alam mo kung bakit? Para pag bumagsak ka, at least, babagsak ka saan? Sa bubong. So, sobrang taas ng pangarap mo. Diba? Sabi nga nila eh, aim for the sky. No? And if you fail, at least, you fall on the roof. Hindi ko alam kung tama yung pinagsasabi ko. Hindi ko alam kung tama yung pinagsasabi ko. Basta nag-gets nyo yung punto ko. No? Aim for the sky. No? At sana, katulad nitong antena na ito, mga kaibigan. Itong antena na yan, sa likod ko. Matanda pa ata sa akin ang height na yan. No? Ilang bagyo na dumaan dyan, mga kaibigan. Ilang beses na tumamba yan. Pero still, tignan nyo naman. Dyan pa rin siya hanggang ngayon. Sana maging ganun tayo sa mga pangarap natin. Guys, na kahit ilang beses tayong tumamba, ilang beses tayong madaba, ilang beses tayong, alam mo yun, mahirapan, no? Ilang beses ka nang sumuko, pero putang ina, bumabalik ka pa rin. Kasi talagang mahal mo yung ginagawa mo. Siguro yun lang isang recipe para talagang magtagal ka. Kailangan mo, ikaw, lalo ka na habang bata ka ba, sa mga nanonood, hanapin mo yung bagay na gustong-gusto mong gawin. Find, no, the things that you love and you'll never work for a day. Hindi ko ulit alam kung dapat. Basta ganun yung thought niya. Hanapin mo yung bagay na gusto mo at never mong mararamdaman na nagtatrabaho ka. Naalala ko mga paano, 1 year ago, I have nothing but dream. Mga paano. As in literal mga pa, wala akong kahit anong gamit na pwedeng gamitin, no? Or mga tools or equipments na meron ako ngayon, no? Tulad nitong camera na to, itong mic na to, mga gamit, mga material, no? Na bagay na pinagkaloob sa akin ng Panginoon. And yun nga, no, I have nothing but dream, mga paano. And belief, no, paniniwala na one day, darating yung araw, lahat ng mga bagay na kailangan ko, no, dito sa gustong-gusto kong gawin, no, magkakaroon ako. Sa awa naman ng Diyos, mga paano, eh, pinagkaloob niya yung mga bagay na ganito. Hindi ko alam kung hanggang ngayon kung ano yung pinaka-purpose niya sa akin, no, pero
maraming salamat sa kanya. The real reason mga paano kung bakit power, no? Kasi hindi nyo alam, ini-evangelize ka na kayong lahat kahit tarantado ako. Kasi every time pumapower ka, tumuturo ka sa taas. Kasi siya yung tunay na power mga paano. Hindi ko sinasabi mga paano na mayaman na ako, no? Ah, napakalayo ko pa huro. Hanggang ngayon mga paano, eh, payaman pa rin tayo. Pero siguro ito yung time na para talagang magpasalamat sa inyong lahat. Pasuporta ang binibigay niyo sa akin. Ang nakakabaliw na suporta. Yung suporta ng hirap i-explain eh. Grabe. Talagang power talaga to. Power. Pero siguro nga, no, kaya nangyayari to mga ganitong bagay sa akin ngayon. Para yung iba, no? Iba sa inyo eh, ma-inspire na, diba? Pumataw, no? At maniwala pa rin sa mga pangarap nyo. Huwag kayong titigil, huwag kayong mapapagod, huwag kayong magsasawa. Hataw lang ng hataw, mga paano. At siguro, mga paano, kaya ako rin mong sinasabi yung mga material na bagay. Eh, not to brag about it kasi the end of the day, mga material na bagay lang yan. Hindi natin madadala sa hukay lang. But to inspire yung iba sa inyo, no, na mga meron mga struggle sa buhay, no, mga paano. Siguro yun yung main reason ng nasa itaas kung bakit niya ako dinala rito. Kung bakit ako naikipag-usap sa inyo. Talente na to ngayon. Kahit mukha akong tanga rito at kausap ko. Kausap ko yung camera. Pinsan nga, napakaramdam ko. Baliw na ako talaga. Baliw naman talaga ako. No? Di ko nga alam kung may sense pa to mga pinagsasabi ko ngayon. Pero maraming salamat po sa inyong lahat mga paano. Hanggang ngayon paus pa rin ako. Siguro yung never magiging sapat yung thank you sa suporta na binigay niyo sa akin. Sa lahat-lahat, no? Kasi kung di dahil sa inyo, wala ako dito. Knock them!